pasyente ay binibigyan niya ng otoridad o karapatan yung isang tao na pinili niya para gumawa ng pasya para sa kanyang pangalaga sa kalusugan kahit na yung pasyente ay wala ng malay o maging comatose. So kaya tinatawag na durable power. Kahit na hindi na competent yung pasyente, ay nandun pa rin yung authority na binibigyan niya doon sa taong pinili niya. And ito yung durable power of attorney na ginagamit ng mga saksi ni Jehovah. So, durable power of attorney for healthcare. At dito, yung pasyente, pwede niyang isulat yung kanyang mga desisyon may kaugnayan sa pangalaga sa kanyang kalusugan, lalong-lalo na sa pagkakataon na siya ay mawala ng malay o maging comatose o hindi makapagsalita ng kanyang pasya. So, pati una niya isusulat dito sa dokumento ito yung mga desisyon niya. At yung mga desisyon yun, yun yung ipatutupad nung kanyang piniling representative, healthcare representative, na isusulat niya rito kung sino yun. Merong primary at merong alternative na representative. Yun ay pwedeng kahit sino, isang asawa, o isang kaibigan, o yung kanilang kasama sa kongregasyon. So kahit sino pwede na nakakaunawa nung kanyang mga pasya at handa na ipatupad yun. At itong dokumentong ito ay nilagdaan ng mga saksi para patutuhanan na talagang malaya sa kalooban na ginagawa ng pasyente yung desisyon niya at yung kanyang pagbibigay ng authority dun sa kanyang healthcare representative. So ang purpose ng dokumentong ito ay para ipagtanggol yung karapatan ng pasyente na gumawa ng mga personal na desisyon niya para sa kanyang sariling katawan, sa kanyang kalusugan. Meron kami department dito na ang ginagawa ay nagre-research sa medical literature at meron sila ng pinaka-latest na informasyon tungkol sa mga transfusion alternatives. Ngayon naman, pag matumiiwas kami na hindi magpasalin o natanggan namin ang blood transfusion, marami namang mga alternative na pwedeng gamitin. Limbawa yung Ringer's lactate, ganun, o kaya normal saline, kaya yung mga erythropoietin, saka iba pang mga ano yung mga iba pang mga bagay na dapat gamitin. Sabi ng isang doktor sa Amerika na isa siyang cardiothoracic na doktor, sabi niya, ang mahusay na doktor, hanggat maaari, sabi niya, ay hindi nagsasalin ng dugo. Kaya ngayon, ang uso ngayon, yung ano, bloodless surgery, yung mga open heart, hindi na ginagamitin ng dugo. Kaya ang kanilang recovery ay faster than those who have received blood transfusion. Si Ginang Delia Era, sumailalim na sa 5 operasyon. Ngunit ni isa sa mga ito, hindi niya ginustong magpasailalim sa blood transfusion. Before my operation, I have already mentioned to my surgeon na I am a Jehovah's Witness. And being a Jehovah's Witness, talagang we refuse to accept blood transfusion because of our belief. It was stated at Acts 15:28-29, that keep abstaining from blood. Kaya sa bagay na ito ay talagang kinakailangan ang mga Kristiyano hindi dapat na magpasali ng dugo. As a matter of fact, 5 operations na yung aking naraanan, pero all of these operations ay walang blood transfusion. Pero ang pinakagrabe itong ameloblastoma case ko, this one. Kasi ang sabi ng doctors, maraming blood ang mawawala sa akin because ang ikakat nila sa akin dito ay bone. So hindi nila makiklip yung mga vein dyan, kaya marami ang tatagas na dugo. Pero ang sabi ko sa doctor, hindi nga pwede because of our belief. Ang sabi ng mga doctors, it will mean my life, maaaring mamatay ako. Pero sa malumani na pag-explain ko sa kanila, ay pumayag na rin. Pero talagang pinag-aralan ito, as a matter of fact, ay nag-invite pa sila ng mga specialista from PGH para pag-aralan ito. So, ni-request nila sa akin, or they suggested na
imbak na lang ako ng blood ko so that during my operation they can use my blood. Pero ang sabi ko sa kanila, explain to them na anything that came out from my body is already considered a blood transfusion. So mababait naman yung mga doctors sa Makati Medical Center, pinag-aralan nilang mabuti yung case ko. So ang sabi nila, okay, we will perform a commando operation on your case, sabi ng mga doctor. Sabi ko, what is a commando operation? Ang sabi nila, a commando operation is lahat ng mga gagamitin, like for example, pwedeng gamitin para sa amin, yung tinatawag na non-blood volume expander, yung dextran, saline, or Ringer solution, or HETA starts, and other non-blood management, pwede yun sa amin. Kaya yun ang ipiprepare nila. Kaya ang tawag doon ay commando operation. So after my operation, talagang it is a very successful one. Kasi ang sabi nga ng doktor, you know, Mrs. Era, your operation is a miracle operation. Kaya nakita namin na ang ganitong operation ay maaaring magiging successful kahit na walang blood transfusion. Sana, gaya ng dugo, maging malaking bahagi na rin ng kulturang Pilipino ang pagpapahalaga sa kanyang kalusugan. Huwag na sana nating antayin umabot sa puntong manganib pa ang ating buhay bago kumilos. Alagaan ang katawan. Alagaan ang dugong Pinoy na nananalaytay sa iyo.